Ayon sa mitolohiya, mananatili ang isang kaluluwa sa lugar kung saan siya puwersahang pinatay. Magmimistulang liwanag o pigura ng apoy at magpaparamdam na malaimpyerno ang init. Mayroon ding magpapakita na tila ba makikipagkaibigan lang. Maamo, ngunit kapag nakuha na ang loob nating tao, ay sa kanila ipapalasap ang hasik ng paghihigante sa walang awang taong kumitil ng buhay nila. Magbabalik at patuloy kang gagambalain. Para sa episode na ito, aking tatalakayin ang San Telmo at Caperosa at kung bakit nagpapakita ang kanilang multo. Ngunit bago tayo magtungo at mawili sa buong storya, nakapag-subscribe ka na ba rito sa Night Shift Stories? Kung hindi pa, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at kung sakaling magustuhan ng video, maaari mong i-like at i-share sa mga kaibigan mo. Ang San Telmo ay isang ligaw na espiritong nag-aanyo bilang isang bola ng apoy. San Telmo, apoy ni San Elmo o Saint Elmo's Fire. Ayon sa kwento ng mga matatanda, lalo na ng mga taga-bundok, ito raw ay nagpapakita madalas sa kanilang magsasaka, sa mga mangingisda at sa mga manlalakbay o turista sa lugar. Bilang isang maliit na liwanag at unti-unting lumalaki. Sila ay mga nawawalang kaluluwa at nananatili sa lupain ng mga mortal upang humingi ng tulong o kaya'y ipaghiganti ang kanilang pagkamatay. Di makadako ang kanilang espiritu patungong kalangitan sapagkat di papayapa ang kanilang puso't kaluluwa. Maaaring sila ay yaong mga taong hindi nabinyagan bago pa sila mamatay o di naman kaya'y mga inosente ngunit karumal-dumal na pinaslang ng kapwa nila tao at di nila matanggap iyon. Itong bola ng liwanag ay nagpapakita raw madalas sa kagubatan, ilog o salawa. Mula sa mga kwento ng lolo't lola, ang mga pinakitaan na ng San Telmo ay dahan-dahang nahihilo, naglalakad ng parabang may sinusundan, di mapakali, napapagod hanggang sa masiraan ng bait. Pinaniniwalaang kapag nakuha nito ang atensyon mo at ito'y sinundan mo, hindi ka na maaaring makabalik pa sa mundo ng tao. Kapag nagkataon naman na sa ilog sila nagpakita sa'yo, papatayin ka nila sa pamamagitan ng pagkalunod. Wala silang pinipili sapagkat sila'y galit sa ating mga tao. May chance ang makabalik ka kung swertehing makita ka ng isang tao at iligtas ka sa pagsunod mo sa mapanlinlang na panglaw ng liwanag. Ang San Telmo ay kadalasang nagpapakita sa lalawigan o sa probinsya lamang, sa mga mabundok o may ilog na mga lugar. May iilan sa mythical creatures na ito na aakitin ka para sundan mo ang liwanag nila at mayroon namang pagkakataong sila mismo ang hahabol sa'yo. Natakot-takot na karanasan kung mangyayari man. Kwento ng ilang magbubukid na nakakita na nito'y bukod sa ilog, nagpapakita rin sila sa pamamagitan ng pagdapo ng kanilang pinaghalong asul, dilaw at pulang liwanag sa sungay ng kalabaw, sa matutulis na hibla ng dahon, sa palayan o sa taniman. Matapos nilang magpakita sa'yo, sila'y mawawala lamang at dahan-dahang malalanta ang dahon o tanimang kanilang pinagdapuan. Ang ilan sa ating mga ninuno ay nagsabing maaari mong sindihan ng isang kandila sa lugar kung saan mo nakita ang San Telmo sapagkat kailangan nila ang ating bukal sa pusong panalangin upang mapayapa ang kanilang kaluluwa nang sa gayon ay payagan na silang dumako sa paraiso ng langit. Caperosa o mas kilala sa tawag na White Lady. Hindi maitatanggi ang White Lady ay isa sa pinaka-popular na mythical creatures dito sa Pilipinas. Hindi lamang sa mga bata ito ginagamit bilang panakot, kundi sa mga teenagers din.
Maski na mga matatanda ay kinikilabutan kapag sila'y nagsasalaysay ng kanilang kwento tungkol rito. Bakit nga ba nagpapakita ang isang kaperosa? Ano ang pinagmula nito? Maraming bersyon kung paano nga ba nagsimula ang panggagambala nito. Ito raw ay isang battered wife nang siya'y nabubuhay pa. Nagpakamatay o sadyang pinatay kaya't muling nagbabalik sa mundo ng buhay. Ayon rin sa pinagpasapasahang istorya, ang pinakaunang white lady ay isang babaeng teenager kung saan sinagasaan sa kalye at inilibing. Mayroon ding kwentong ang unang kaperosa ay ginahasa at pinatay ng paulit-ulit sa iba't ibang paraan. May nakapagkwento na ba sa inyo tungkol sa Balete Drive? Ano ba ang meron dito at kinikilala ito bilang isa sa haunted places sa Maynila? Isa itong malaking puno ng balete na nakatayo sa gitna ng daan. Ayon sa kwentong bayan, matagal ng panahong lumipas nang mabalitaang may nagpapakitang multo ng babae sa kahabaan ng kalsada sa lugar na ito katabi ng puno ng balete. Teenager daw ito at maamong pumapara sa mga taxi drivers na dumadaan doon. Malayo pa lang daw ay mapapansin ng may babaeng sumisenyas na sasakay. At kapag sakay na siya ng driver, di ito umiimik buong biyahe at maglalaho na lang ng di namamalayan. Sabi ng iilan, di raw napipigilan ng drivers na pasakayin ito sa kanilang taxi. Tila mahika, tila ikaw ay napapasailalim sa isang hypnosis. Mapapatigil sila mismo sa kinatatayuan ng babae at pagbubuksan nila ito ng pinto patungo sa loob ng sasakyan. Mabait at maganda raw ang mukha nito. Kwento naman ng ilang driver na nakaranas mismo ng nakakakilabot na karanasang ito na ang babaeng ito raw ay tinitingnan ka mula sa side mirror. Tititigan ka at kapag nagtama ang inyong paningin ay biglang mag-iiba ang anyo nito. Nagiging maputla, malalim ang mata at namumugto, payat at halos nakikita na ang buto sa mukha at parang basang-basa ang damit. Tila galing sa pagkakalunod hanggang sa may ituturo siya sa kawalan. May ituturo siya sa labas, sa kadahan-dahang maglalaho. Ibig sabihin daw nito ay nanghihingi siya sa'yo ng tulong. Ang itinuro niya ay isang lokasyon kung saan doon siya pinatay. Siya'y nagsusumbong sa'yo, humihikbi, nanghihingi ng sagot, ng dasal para sa kaluluwa niyang di matahimik. Swerte mo kung sa ganoong paraan siya nagpakita sa'yo. Ngunit paano kung ang pagpapakita niya ay tulad nito? Ito'y kwento rin ng aking tiyo na isang driver dati sa lugar na yun. May kasamahan silang nasiraan ng bait sapagkat isang gabi nang may ihatid siyang pasahero, babae, maganda at mukhang tahimik. Nang itatanong na nito kung saan bababa, bigla-bigla raw itong tumawa ng malakas. Nakakatakot ang tawa nito, may sa demonyo. Maya-maya'y namalaya ng driver na ibang daan na ang tinatahak niya. Di na siya pamilyar sa lugar na dinadaanan ng tumatakbong sasakyan. Di niya rin mapindot ang preno. Basta't alam niyang ibang daan na ito. Ayon pa kay Tio, nabaliw daw ang kasamahang driver nila na yon at di na makausap ng matino. Di nila alam kung totoo ba ang kinikwento nito o gawa-gawa na lamang. Basta ang kanyang bukang bibig ay babaeng nakaputi, maganda, nakakatakot. Haka-haka ng karamihan na ang babaeng nagpakita sa driver na ito ay ang multo ng teenager na sinagasaan sa kalsadang iyon at inilibing sa ilalim ng puno ng balete. White lady na magpapakita, manghihingi ng tulong at saka maglalaho ng bigla o kaya naman ay ililigaw ka ng daan hanggang sa mawala ka sa katinuan. Alinman sa dalawang paraang yan ay mag-iiwan ng matinding tensyon, takot sa puso at trauma sa makakaranas nito. May ilang nagsasabing gawa-gawa lamang ito ng ilang reporter upang mas maging mabenta at maging laman ng usap-usapan ang kanilang artikulo. Ngunit ano at sino ba ang dapat paniwalaan? Isa lang ang makapagsasabi ng totoo. Ang mga kaawa-awang drivers na naging biktima na ng kaperosa sa Balete Drive. Anumang bersyon ang narinig mo, sa ang lupalop ka man ng Pilipinas naroroon,
Isa lang ang alam nating pakay niya, ang humingi ng katarungan sa kanyang pagkamatay. Bigyang linaw kung bakit siya nasawi sa kagimbal-gimbal na paraan. Alaya ng dasal at hinga ng kapatawaran dahil sa masahol na asal ng taong may gawa nito sa kanya. Noong 2005, idineklara ng mga opisyal dito na haunted ang lugar na ito at gagamitin nila ang oportunidad upang iangat at palakasin ang turismo sa lugar na ito. Iminungkahi ng ilang opisyal na buksan ang lugar na ito bilang venue tuwing magkakaroon ng Halloween party and events. At dito nagtatapos ang mga istorya patungkol sa San Telmo at Caperosa. Salamat sa pakikinig, mga ka-Night Shift. Huwag kakalimutang mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. I-like at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Abangan ang mga susunod pang kwentong puno ng kilabot at misteryo na naitala na sa libro ng kasaysayan. Hanggang sa muli.